Io un po', no? Ho alza po' segna, no? E now? Non ti tenere un po' da io? Sa tinga. Con mai chi tenere po', no? Si go po' di te, no? Che si po', it's free! Una po' che tau di po' sa tinga, no? Sa tinga mancio, no? Yeah. Pasigaw! So, narito po tayo ngayon, no? Ha! Para po pag-usapan. Para po pag-usapan ang mga trending po dito sa ating bansa, sa ating bansa. Ngayon nga, nalalapit na Kapaskuhan, no? No? Sama-sama natin talakayin yung mga anong yan, yung mga issue yan, yung mga trending na yan, no? Kaya, bago ang lahat na hit the like button, comment, share, and then huwag kalimutan mag-subscribe, and then yun na, tara na. So yun, no? So ngayong Pasko, so nalalapit na po ngayong Pasko, so ilang ano na lang po, ilang linggo na lang po, no? Magpapasko na. Ngayon po ay December 8. So, mga 17 days na lang, no? Pasko na po, no? It's Pasko! lahat po, lalong-lalo na po sa mga bata kasi ito pong Pasko. Mas para po yan sa mga bata, no? Kaya, tumantuwa na naman po sila. Mayroon naman po silang mga bagong damit, mga bagong ganang-ganan, mga bagong sapatos, lahat po, no? So, yun. So, ngayon po, no? So, sabi ko nga po, pag-uusapan po natin yung mga trending po ngayon, ngayong Kapaskuhan, na mga nangyayari po, mga nauuso po ngayong Kapaskuhan. Top 1, the Katutubo Friends. So, unang-una na po, so, tuwing nalalapit po ng Kapaskuhan, no? Hindi po dyan na, lagi po nga dumarami po, no, yung mga ano natin diyan, mga katutubong friends natin diyan, no, yung mga katutubo natin diyan na friends, yung mga taga-bundok natin friends diyan, yung mga badyo at mga yan po, no. So hindi ko naman po sila sinasabi na it bawal po sila dito na hindi po sila pwede dito na tawag dito. Hindi ko naman po sinasabi na ay ganito na naman ay masama ay nakakadiri ang mga yan. No, hindi po ganun. So sinasabi ko lang po na dumarami po sila. Ngayon at sa tuwing nalalapit po ang Kapaskuhan, siyempre po lahat po tayo naminig po natin tayo po mahihirap pa talaga po nga minimum po natin na hindi yung mga may kaya po, yung mga walang, hindi mo po sinasabi na sobrang hirap, yung mga kapos lang po, no, sa buhay, kailangan lang po talaga natin na humingi ng tulong sa ating kapwa. Hindi naman po masama humingi ng tulong sa kapwa, pero yun, kaya po sila, yun, pumupunta kasi, ang Pasko naman po ay hindi lang para sa mga decentent tao, hindi naman po para sa mga mayayaman, sa mga batang maganda ang buhay, masarap ang buhay. Para rin naman po ito sa ating mga kaibigan na nasa ibang lugar, nasa ibang lupalop ng ating kalupaan, sa ating mga katutubong kaibigan, sa ating mga katutubong kababayan, para rin naman po ito sa kanila. No? Kaya po sila dumarami sa itong nakakapas naman. Siyempre po, humihingi rin po sila ng tulong sa atin. Kaya, yun po, no? So, huwag po natin silang pandirian, huwag po natin silang itaboy, kaya bigyan po natin sila at counting na limos man lang kung ano mo po ang ating kaya ibigay, ibigay po natin kasi ang Pasko po ay ang panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan sa ating kapwa. No? Top 2, Dagang. Ngayong Pasko po, siyempre po, hindi po mawawala dyan yung mga yung mga putapete ng mga mandurukot dyan, ng mga iba't ibang klase ng mga ganggang din dyan, no? Mga salisigang, mga budol-budolgang, mga basta lahat ng klase ng gang, no? Pati mga tigang, no? Nandyan na rin, no?
yun nga, lahat po ng klase ng mga, lahat ng klase ng mga manduruk, sa Manloob, mga Batanaco dyan, mga salisigang, budul-budul, nandyan na po, no? Siyempre po, panahon po, sa panahon po natin na bumili ng mga pang-nutsibena, pang-regalo sa ating mga inaanak, mga pambigay sa ating mga monito-monita, ganyan. Siyempre po, masikip na po yung ating place, masikip na po yung mga mall dyan, yung mga pinagbibihan natin na lugar, mga supermarket, mga malls, mga sa palengke, basta kung saan man tayo bumibili. Masikip na po dyan, lalo na po ngayon na nalalapit na po talaga yung Pasko. Ngayon po ay marami na po namimili. So, nandyan na rin po, nandyan na po yung nananamantala na po yung mga manduruko dyan, no? Yung mga maglanako dyan. No? No? Kayo, pag nakita ko kayo, susumbong ko kayo kay Duterte. No? Tsaka kay Bato, no? No? Dayo, no? So, yun, no? Nandyan na po yung mga, yun nga, mga nananamantala na sila kasi marami na pong tao. So, payo ko lang po sa inyo. Payo ko lang po sa mga mamimili natin dyan, sa mga kababayan natin dyan. Mag-ingat po tayo sa ating pamimili, no? So, kung maaari po, ambag mo natin ang ating pong wallet, ay lagi po natin lagi po natin i-secure. Kung pwede po, lagyan po natin ng padlock at kadena yung ating bag para po wala na po magnakaw, no? No? Pag nanakawan pa nila yan, ewan ko na sa kanila. So, yun, no? So, we have to be alert and active and be a good observer. Kung meron na po tayo nakikita nga mali sa isang tao na ginagawa niya, siyempre po, makiramdam na rin po tayo. Kung meron man po tayo nakikita na mandurukot na po dyan, siyempre po, sa tunay na buhay po, hindi po natin sasabihin, magnanakaw. Hindi po natin sasabihin niya sa tunay na buhay kasi takot din po tayo. So kung ako nang ako, yung para doon na lang po sa mga natatakot, ganun. Lumayo na lang po tayo doon sa place na kung saan nangyayari yung krimen na yun. Hindi ko naman po kayo tinotolerate na, ay, huwag tayong tumulong dyan kasi baka anong mangyari sa atin pag tayo tumulong. No po. So, nais ko lang po na, siyempre nga po, yun nga po yung sinabi ko na hindi naman po natin sasabihin sa tunay na buhay na, ay, hindi pa naman po natin pasisigawan sa buong universe na, magnanakaw. Hindi mo po natin sasabihin yan. So, yun nga, umahari, lumayo na lang tayo, saka natin pagbili sa mga kailangan sa mga otoridad, sila na lang po yung may, yung may mga lakas na manghuli, sila na lang po yung pupunta doon at action po doon sa krimen. So, sila na lang po yung makikipag-arigluhan doon sa masamang loob na yun. Tapos tayo po, parang naging po tayo, tayo po, ligtas na po tayo, nakatulong pa po tayo doon sa ating kapwa. No? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan tayo rin po, makaramdam rin po tayo sa ating paligid kung ano bang nangyayari na sa ating buhay-buhay dito. So, wag lang po tayo mag-enjoy sa pamimili kasi tandaan po natin marami na po ngayon masasamang loob na kumakalat niya, no? So, nakabili ka nga minsan. Minsan magbabayad ka na sa counter, bubunod ka na ng wallet, no? Biglang wala na pala yung pera mo. So, yun. Alert, be active, be good observer para sa ating pamimili sa ngayong darating na Kapaskuhan. Top 3 Tago Ninang, Tago Ninong. At ang pangatlo po natin, na trending ngayong Kapaskuhan, uso na po dyan yung mga kolokoy ng mga ninong at ninang dyan, no? Yung mga nagtatago na, no? Parang nakadrugs kung makatago, parang itatago sa mga polis, no? Parang nakahitit ng drugs kung makatago, no? So, usong-uso na din yung mga ninong na ganaan, yung mga, ganito kasi yung technique nila. May mga iba't iba kasing klase tayo ng ninong at ninang.
ang una dyan, isang klase dyan, may sasabihin sa inyo na, ganito, Ninong, papasko ko po. Nako. Nako, utoy, sa susunod na Pasko na lang ha. At wala pang pera ang Ninong eh. So yun po, no? So ganun po yung isang klase ng mga Ninong at Ninang na ganun talaga, no? So hihingi yung inaanak nila sa kanila, sasabihin, ay, sa susunod na Pasko na lang, mas malaki yung ibibigay ko sa'yo. Mas doble, dodoblihin ko yung ibibigay ko sa'yo para, ano, kasi wala pa tayong pera ngayon. Nangungutang pa rin tayo ngayon. Ito lang pala ako sa mga Ninong at Ninong na ganyan na. Hindi ko naman sinasabi na bawal yung ginagawa. Akin lang, siyempre po, kahit, yung bata mong inaanak, kahit mabigyan mo lang yan ng konti, kahit nga 50 man lang, pwede na sa kanila kasi tuwan-tuwan na sila. Kahit 20 nga, tuwan-tuwan na sila. So, yung ba namang mabigyan mo sila ng konting halaga? Kasi Pasko, inaasahan kanila, no? Mga Ninong at Ninang dyan. Inaasahan kayo ng inyong mga inaanak na mabigyan nyo sila ng regalo kasi yung mga batang yan, lalo na yung mga bata. So, sabik na sabik ka mga yan sa mga pera, sa mga regalo, nako. Tapos ganun, madidismesa nyo na, ay, hindi ako binigyan ng Ninong at Ninang. Hindi ako binigyan ng Ninang, hindi ako binigyan ng Ninang, nang ganun-ganun. Nawawalan sa isa yung, siyempre wala pa naman silang alam tungkol sa ganun, sa mga pangyayari nyo, tungkol sa inyong buhay. Siyempre, gusto rin ng mga bata na makapagsaya, no? Magpamaabutan sila ng kaunting halaga, masaya na sila, kaya mga Ninong at Ninong dyan, no? So, at ang isa pang klase, no? So, hindi ko po sasabihin lahat ng klase kasi masyadong marami po. Yung isa pa pong klase, no? Yung isa pa pong klase ng mga Ninong at Ninong dyan, ganito po. Ninong, papasko ko po. Totoy, hindi ako nakabili ngayon eh. Baka sa isang araw ko naibili sa iyo at hindi ako nakabili. Sa bagong taon na lang, sa bagong taon ko ibibili sa iyo. So, ganun po, no? Ganun po yung ibang klase ng mga hiniyo pong mga Ninong at Ninong na yan. So, hihingi yung inaanak nila sa kanila na nga. Hihingi yung inaanak sa kanila. Hihingi yung inaanak nila. Hihingi yung inaanak nila ng regalo sa kanila. No? So, sasabihin nila, ay, pasensya na. Pasensya na, hindi ako nakabili ng regalo. Busy mo yung isang araw. Kasi sa bagong taon ko na lang ibibigay sa'yo. So, hanggang sa bumagong taon, no? So, hindi pa rin po na ibibigay po. No? Nagse-celebrate ka, hindi yata ka nagse-celebrate bagong taon, no? Kaya hindi mo ibinibigay sa akin. No? Ulitin ko po, no? I am not saying that those habits are bad or wrong. And I'm just saying na yun nga po, gaya po nung nauna, masaya na po yung mga bata sa simpleng halaga lamang, sa konting halaga lamang na inyong ibibigay. Hindi na po masama sa kanila yung mga halaga na ibibigay nyo sa kanila dahil maabutan lang po sila ng mga halaga, ititingnan lang po nyo ng ganyan yan, tapos ilalagay na po sa kanila ng mga bulsa-bulsa, no, sa mga wallet-wallet, at ibibigay na po sa mga ina-ina, no, kaya kung ako po sa inyo, hindi naman po kailangan na ingrande po yung regalo natin sa ating mga inaanak pa, pero yung dapat lamang na matanggap ng mga bata ay dapat ipatanggap po natin sa kanila sapagkat tayo po nagsisimbi sa kanilang parang si Santa Claus, kumbaga, ang tingin nila sa atin kasi si Santa Claus yung tingin nila sa mga Ninong at Ninang sapagkat yun nga, na nakasanayan na, nakaugalan na nila na yung mga Ninong at Ninang yung nagbibigay ng pera. So, yun lang yung payo ko sa inyo, no? sa darating na Kapasko. Top 4 Lakwacha Time. So, ang pang-apat po na trend ngayon, no? Kasi na yung Pasko, no? Usong-uso na po at punong-puno na po ngayon ang sinihan po, no? Lagi pong gano'n, no? Lagi pong gano'n tuwing Pasko, no? Yun nakukuha pong pera nung
nung mga bata, yung mga hindi lang po bata, no. So, meron din po diyan meron din po diyan mga teenager, mga meron din po matatanda, basta all ages po. So, lagi na po pagkatapos po ng Pasko, no. So, lagi na po sila nga sa mall, no. So, pupunta na po agad sila sa mall para gastusin yung kanilang mga napamaskuhan, no? Mga malulutong na babentihin at mga isandaan, no? So, ibibigay na nila kagad sa ano. So, gagastusin na agad nila kung ano ibibili-bili nila. So, yun yung gusto ng mga bata, kaya sila namamasko kasi meron silang pinag-iipunan, meron silang gustong mabili. Kaya sila gusto na mamasko. Meron naman yung mga teenager, siyempre, meron naman kakotak mo ngayon, meron naman kukote mo, may isip-isip na mo yan na, pwede hindi ko muna siya bilhin. Ito, pwede, ito minsan lang naman, ito, minsan lang naman ito mangyari. Ito muna ang aking bibilhin kasi dito ko muna ilalaan ng pera kong ito. So, yung, ganun yung mga teenager natin. So, kaya paramihan nyo lang yung mga teenager. Napunta sila sa sinihan, kasama yung mga syuta-syuta, yung mga jowa-jowa, yung mga jowa-jowa-els nila, manonood sila ng sine. Lalong-lalo na po ngayon darating na Kapasko, no? Nandiyan na naman po, nakapila na naman po sa mga sinihan natin yung pelikula ni Vice Ganda po, no? Yung The Revenger Squad. Siya po, kasama niya po si Miss Universe 2015 Pia Wertz ba? Kaya masaya po, panoorin po natin to. So, sigurado po ako, love trip po mangyayari sa sinihan na to. So, kasi ang dami po nila, nandiyan po yung si Gigil Kid, Carlo Mendoza, sina MC Atlas, si basta lahat po. So, nakakatawa po yung mga, sigurado po ako, nakakatawa po yung pelikula lang yan. At, ayun, tama. Puta, nag-promote pa. Puta, nag-promote pa ako. Magkakapera kaya kasi pupromote. So, yan po, no? So, panoorin po natin yung The Revenger Squad, no? Pilahan po natin sa mga sinihan at punuin po natin ang mga sinihan at paulit-ulit natin panoorin, no? Huwag na po tayong umalis sa sinihan. Magtago na lang po tayo doon sa upuan natin. Hindi naman po tayo mahalata ng guard, no? Hindi, so yun po. So, yun nga, pila na po sa mga sinihan natin, kaya yun nga, gaya nung pangalawang ano natin, gaya nung isa nating trending, yung mga magnanakaw, yung mga nananalisi, yung mga nananamantala. So, sa mga din po, mag-ingat din po tayo sa ating pag-alis at sa ating paglalakwat na. So, yun. Top 5. Pera ni baby, gastos ni mommy at daddy. So, ang last na po natin, no? So, hanggang lima lang po ang ating ipi-feature po dito, no? So, pampalima po natin trending yung Kapasko. Ay, yung mga, ano po, no? yung mga nanay at tatay po, no? Yung napamaskuhan po ng kanilang mga anak, kukunin po nila at ilalagay po sa kanilang mga sila po yung magtatago. Sila po yung magtatago ng perang napamaskuhan ng anak. Hindi naman po masama yun. Tama pa naman po yun. Tama po yung ginagawa nila. Tinatago po nila yung pera ng anak. Kasi tama nga naman po. So, hindi naman po maalaman ng pera yung anak nila. So, tama po yung ginagawa nila. Kaya sila po yung nagtatago. So, yun. Meron din naman talagang mga nanggigigil ako sa mga meron din naman mga may mga nanay at tatay na sila yung magtatago ng pera ng anak. Plus, nung humihingi yung anak nila, no? Humihingi yung anak nila, hindi nila binibigyan kasi wala na daw pera, nagastos na daw. Pinangsugal, pinangbingo doon sa, yung pinangsabong doon sa tupadahan. Kung gano'n naman lang, dapat sinabi lang doon sa anak na gano'n yung gagawin nila para inform yung anak na wala na pala siyang pera. Nakakainis lang isipin, no, na nakasakit sa damdamin na yung mga ganang hindi ko man po nila lahat, no? Hindi ko man po sila sinasabing lahat po ng mga nanay at tatay ganun.
na ginagastos ko yung pera mo. Ano, siyempre po, lahat po tayo, yung anak mo natin, nagpakahirap mo, nagpakapawis nun sa, nagpakabilan sa intan, sa pamamasko lamang po. So, at para na naman po sa kanila yung perang natanggap nila. So, please lang po din sa mga nanay at tatay po na ginagawa po yun yung paggastos po doon sa pera nung napamaskuhan ng kanilang anak. Please lang po. No? So, pwede naman po tayong kumuha pero kaunti lamang po magtirap po tayo sa ating anak kasi may gusto rin po yung anak natin na mabili, na mapasakan niya yung bagay na yon at kaya siya gusto magkapera. So, ibigay na po natin yung opportunity ngayon sa ating mga anak-anak kasi ang Pasko po ay para sa mga bata. Hindi naman po sinasabi na hindi rin bilang ang mga nanay at tatay, hindi sila consider na hindi sila kasama sa pagdiriwang ng Pasko, hindi po. No? So, yung parang mas dominated ng mga bata yung para sa kanila yung Kapaskuhan kaysa doon sa mga matatanda natin, no? So yun, sana matuto tayo, ibigay na natin yung para sa mga bata at yung para sa atin, darating din yun kasi may time para sa lahat. So yun, at sana nag-enjoy kayo din sa ating top 5 trending ngayong Kapaskuhan at sana yung mga ma-apply niyo yung mga payo natin diyan, yung mga payo natin, mga lesson natin natutunan sa inyong buhay lalo na ngayon na nalalapit na yung Kapaskuhan kaya sana ngayong Pasko, sabi nga ng kanta ng ABS-CBN, just love, magmahalan lang po tayo, no? So ayan, tunay na diwa ng Pasko, sabi ko nga, ayan, pagmamahalan at pagbibigayan at pagsasama-sama ng pamilya ay mahalaga. So, ayan po, no? So, sana po may natutunan tayo, sana po nag-enjoy kayo, at sana po, pakishare po nito sa inyong mga kanayon, sa inyong mga ka-applya, sa inyong mga ka-barangay. At yun po, no? So, keep watching po. Merry Christmas po sa inyo, and hanggang sa muli! Shamone! Boom!